Madulas yun, ah. Sir, sana ma-enjoy mo yung motor mo. Kapag Suzuki motorcycle ang nababanggit, anong motor ang unang-una ninyong nai-imagine? Lahat kami pakaliwa, oh. Ayun yung RS150, guys, yung 150cc. Wala akong makitang Raider ngayon. Naku, Commonwealth pala to, patay. Masilan dito. Oh, alam, naka-vlog ako. Asan si Ak-Ak? Ayun na si Ak-Ak. Yung alin, ma'am? Yung name po. Reed, R-E-E-D lang. Nagatagos sa'yo, mas. Ah. Eh, ba't ang puti mo, sir? Walang tao, ayun meron. Oo, pagka dumi-dumi, literal na jet ski na siya, no? Tagitid yung weather ngayon, eh. Ang daming part na maulap. Dito, sobrang init. Di natin alam pagdating ng Manila. So, pupunta tayo sa bahay ni Daryl ngayon. Dahil meron tayong ka-meeting. And after ko magpagaskwento ko sa inyo, na-appreciate ko lang yung itsura ng Z1. It never gets old. Napa-English pa. Sabi nila, dahil ito sa Sugomi design, kaya ganyan yung itsura niya. Hindi ko alam kung ano yung Sugomi. Alam ko lang sa Kanami. Okay na yan? Sa Kanami, no? Alam yung mga batang 90s, eh. Kung ang Yamaha MT is a dark side of Japan, ang Kawasaki may sarili din. Ang Suzuki kaya, no? Immortal engine. Wala silang pariya. Thanks. Tayo ngayon ay pupunta sa bahay ni The Handler dahil kamiting natin yung pinsan niya. Bago ko sabihin kung bakit, ito yung mga tropa natin, like si Daryl and Joseph, na i-advise kanila para sa ikabubuti mo. At kung minsan, ikayayaman mo. Hindi ganun naman talaga, pag tropa-tropa, nagsishare ng ideas. At ito yung mga tropa na dapat pinakikisamahan dahil unang-una sa lahat, may malasakit sila sa'yo at open sila sa'yo. Like itong lakad natin ngayon is para sa atin at para sa pamilya natin, no? So yung pinsan ni Daryl is nagtatrabaho sa Sun Life. So yung mga hindi nakakaalam sa Sun Life, ito po yung insurance para sa'yo at para sa investment na rin. Dito tayo. So kung plan A ang kukunin mo, like ako, kukunin ko yung plan A ng Sun Life, nasa 68 or 64,000 every year, and then 10 years to pay siya. Ang kapalit naman nun is 1 million hospitalization and 1 million worth of critical illness, and then meron ding investment. So after 10 years mong hinulugan yung pera mo, magmamature siya, yung tipong magtutubo. So after 10 years, lalago yung pera mo na ininvest sa kanila bukod dun sa life insurance. So after ilang years mong iniwan sa kanila yung pera, so meron kang retirement plan ngayon. Madulas yun, ah. Ang bagal ko lang, gumalaw yung manibela ko. Yun ang maganda sa Sun Life, kahit kailan naman pwedeng i-withdraw. Kahit hindi pa 10 years, pwede mo nang withdraw. Hindi mo masabi, baka biglang kailangan ng cash, di ba? Pero syempre, sasabihin din ng agent na sayang din naman yung itatagal ng pera mo at itutubo niya, kukunin mo kaagad, di ba? At ang kinagandahan pa sa insurance na ito, nabawa ngayon, nagbayad na ako para sa buong taon. Bukas na bukas din, after maipasok yung documents mo, tumatakbo na yung iyong 1 million worth of hospitalization and critical illness. So kahit 60,000 plus pa lang yung iyong nahulog, pwede mo nang i-avail yung kanilang life insurance, di ba? Yun ang maganda, kasi tayo ay nagmomotor. Alam nyo naman, kalahati ng buhay natin ay alam nyo na, na kay Lord. Dapat noon ko pa ito nagawa, itong life insurance na ito, kasi mura lang naman at, di ba, madaling bayaran. Every year lang naman, hindi naman siya linggo-linggo. Kaso nga lang, hindi ko kilala yung mga agent na lumalapit sa akin. Siyempre, life insurance yan, pang matagalan yan. So kailangan sigurado tayo sa inilalabas nating pera at kung kanino natin siya inaabot. Sakto naman, kaibigan natin si Daryl at pinsan niya mismo yung agent ng Sun Life. At maging si Daryl, eh kumuha rin ng life insurance siyempre sa Sun Life, pinsan niya. Bukod sa Sun Life, marami pang ibang life insurance na, which is yun ang plano ko, na i-invest pa sa iba, like Manulife, may sinasabi
sinabi si Darrell na AXA, so try din natin yon. So ito yung mga bagay na talagang pinaglalaanan ng pera para sa future mo at sa iyong mga anak. Hindi natin alam ang kinabukasan natin. Hindi nga natin alam kailan tayo lalagnatin eh. Kayo ba? Alam nyo ba kailan kayo lalagnatin? Kaya mo ba sabihin na may lagnat ako next week? Hindi ako makakapunta o makakapasok sa work. Hindi, di ba? Eh buti sana kung lagnat lang. Paano kung worse, di ba? So itong 1 million worth ng critical illness is malaki na yun. Yun nga maka-discount tayo ng 19,000 sa PhilHealth, di ba? Ano laking bagay nun or kahit magkano pa. Sarap kaya sa feeling na nakaka-discount ka, no? So ngayon, after natin makamiting yung pinsan ni Darrell, kukwento ko sa inyo. At may lakad nga pala tayo ngayon. Bukod doon, punta tayo sa Tanay Rizal dahil may launching ng bagong motor ng Suzuki. Alam nyo naman, possible na Suzuki bike ang ipapalit natin kay Multistrada. Pero bago nga pala yun, eto pala yung nangyari kay Multistrada noong binili nila. So eto na yung pinakamalungkot na moment, pero happy. Kasi meron tayong napagbigyan na si Sir Ivan, subscriber natin. Hello! So sila po yung buyer ng motor natin na Ducati Multistrada B4. So sa ngayon, na-test ride na nila, na-check na niya yung motor, pati yung documents, ORCR, lahat-lahat, pati insurance. Malungkot lang kasi mawawala na sa atin si Ducati. But gaya ng sinabi ko last vlog, pag may aalis, may bagong dadating. Ayan. Sana ma-enjoy mo, Sir Ivan, yung bagong motor ninyo. Thank you. At maraming memories ang binigay sa akin. Good memories ang binigay sa akin ni Multistrada. Salamat kay Sir Ivan. Sir, baka may gusto ka sabihin? Pa-shoutout lang sa Tuguegarao at saka sa mga friends ko dyan sa Tuguegarao at sa mga classmates ko. Yun lang. Thank you. Alright. Salamat. Solid. Thank you, sir. Thank you. Sir, sana ma-enjoy mo yung motor mo. Siyempre. You know, full gear pa oh. Bye bye multi. Bye bye sir. Bye bye. You know, sarap. Mandatory. Welcome to EDSA guys. Kapag Suzuki motorcycle ang nababanggit, anong motor ang unang-una ninyong nai-imagine? Ako, Raider 150. Kung titignan natin yung forma ng Raider 150, kahit yung latest, malayo sa forma ng GSX S1000, no? Kasi ang ginagaya ng Raider 150 is yung sports bike ng Suzuki na GSX R1000. Kung mapapansin ninyo yung mga previous model, hawig yung headlight nila, di ba? Hindi man nila makuha pati yung taillight, eh kahit paano yung headlight eh medyo kuha naman. Kung sakali man na GSX talaga ang kukunin nating bike, malamang sa malamang black yung kukunin ko. Para bagay sila ni Tonton. Tapos lagyan natin ng sticker na neon green or fluorescent yellow. Pero yung mags, hayaan na natin black. Huwag na natin pa neon. Sa maniwala kayo sa hindi, never pa ako nakapag-drive ng Suzuki Raider. Hindi ko alam bakit. O baka wala lang pambili ng bata ako. Kasi nung nagkaroon ako ng pambili, nag-big bike ka agad ako. Hindi man ako dumaan sa mga sikat na motor like Sniper, yeah, pangarap ko yan. Sniper and Raider yung naglalaban nun. Tapos, di ba, naglabas din ng kahawig ng Raider yung Honda, yung RS150 yata yung tawag dun, or Sonic, tama ba? Basta, may 150cc rin silang naked na ganun eh. Agad ko kasi nagustuhan yung mga motor na may ABS. Kaya tulad nung NMAX natin, may ABS yun. And since yung mga Mio naman, nagka-Mio din kasi ako eh. Hindi naman ganun kabilis. So, kahit walang ABS, mahahabol pa rin naman ang brake. Kaya lang, hindi rin masasabi na hindi ka magpapatakbo ng matuloy. May times na mabilis ka rin magpatakbo eh, no? Kaya doon lang tayo nadudulas eh. Eh lalo na kinargaan pa natin ng 59. Yung uso nun, papalitan mo ng cylinder block and piston set yung makina ng motor mo para tumulin, tapos set up rin yung panggilid mo. Ayan, search natin is Ducati Katipunan. Malapit lang doon si Darrell eh. Buti nilang di ako umakyat sa flyover na to. Nakisunod-sunod lang ako, pwede pala dito. Lahat kami pakaliwa oh. Ayun yung RS150 guys, yung 150cc. Wala akong makitang Raider ngayon. Kadalasan kasi dito puro click eh. Ayun pa yung first gen ng click, ito yung second gen ng click. May third gen na kasi ngayon eh. Tingnan nyo yun oh. Naka DC monorock pa oh. Diba? Ito pa. Dami naka DC monorock ah. Legit. Matibay naman kasi talaga. Yun oh, sniper oh. Ganda ng decals. Ano kayang mas mabibigay?
mabilis, RS150 o Raider, no? Gusto ko tuloy bumili ng Raider. Kaso baka sabihin ng iba, gumagaya tayo kasi marami ng vloggers na may Raider 150. Dinadaanan ko ngayon, medyo komplikado. Dapat pala dumiretso na ako dun sa EDSA. Eh. Tulad nito, pag sinundan ko to, mag-u-turn pa ako. Eh, yun ang tinuro ng Google Map eh. Matraffic daw eh. Eh, pareho lang din naman dito. Pinapakanan niya ako, pero hindi. Sundin na lang natin yung Google Map. Yun lang ang maganda sa Google Map. Dahil online siya, sasabihin niya kung traffic sa lugar na pupuntahan mo eh, no? Kapag ka offline map, yung pinaka fastest route ang ibibigay sa'yo. Naku, Commonwealth pala to, patay. Masilan dito. First time kong dadaan ng Commonwealth na pinapaira na yung motorcycle lane. Ito, dito lang dapat tayo sa loob ng blue lane. At may speed limit din dito. O yan, dito lang tayo. Walang galawan. Ay, sabagay, pinapa right pala tayo, no? So okay, goods naman pala. Thank you Google. Pero sila lumalabas naman sa linyo. Siguro dahil traffic. Oh, ito, kakanan tayo dito sa UP Diliman. Ito ang eskwelahan na hindi kailangan mag-uniform. Tama ba? Sarap pumasok. Kaso magastos. Kasi hindi naman pwedeng isuot mo ulit yung sinuot mo kahapon. Magmumukha kang hindi naliligo. Kahit napaka-crowded ng Manila, meron pa rin mga lugar na isolated. Like dito. A picture you can smell. Tama nga si Google, walang traffic dito. Kaya pala dito niya ako pinadaan. Malapit naman na, 6.3 kilometers. Pero dito sa Maynila, kahit sabihin mong 6 kilometers na lang, parang ang layo pa rin kasi pahinto-hinto tayo dahil sa dami ng stoplight dito. Doon sa Pampanga, ang malapit para sa akin is 20 kilometers eh. Dahil dire-diretso lang. Talon-talon pa si Z. Diba, nandito na tayo sa malapit. Naka 2 kilometers kagad tayo ng travel. Hindi mo na mamalayan. Bilis kasi ni Z eh. Kawig ng taillight nito yung tonton natin. Sabi ko nga doon sa post ko, kahit China lang yung pang overlanding natin. Eh, American brand naman yung kanyang engine. So, yung engine kasi yung pinaka-importante, diba? So, nag-post ako sa Facebook. Sabi ko, paano maging masaya? Ang sabi ko, makontento kung anong meron ka at gawing inspirasyon ng tagumpay ng iba. Pero hindi ibig sabihin no, na kung ano lang meron ka ngayon at kung anong estado mo ngayon, eh, wala ka ng improvement hanggang sa kunin tayo ni Lord. Kaya nga, ginagawa nating inspirasyon yung tagumpay ng iba para tayo mismo, eh, gagawa ng paraan para maabot natin yun. I mean, for now, kung anong meron ka at halimbawa, naiingit tayo, hindi natin maiwasan yun, no? Imbis na maiingit, gawin nating inspirasyon yung iba para, di ba, sila nga, kaya nila eh. Ako pa kaya, di ba? Salamat! Kung nakikita nyo man akong nagmamaneho ng big bike ngayon, nakakabili ng mga sasakyan at may sariling bahay, kagaya din ako ng iba. Nangarap lang din. Tapos, ang tagal kong naka-China bike. Alam niyo yung first motorcycle ko noon, 11,000 pesos ko lang nabili. Kinuha ko pa sa Maynila. Dito banda yung place ni na Darrell. Napaaga lang yung pasok ko ng kanto kasi ayoko nang magstay dun. Masaya lang kasi dumadaan sa mga ganitong lugar. Hindi ko mainip. Pusa naman magre-redirect yung Google Map eh. Pati yung tricycle pala dito, color coding no. QC to. Pareho namang QC.
ang gandang kulay ng Fortuner. Oh, unscratchable pa ito. Pang overlanding yung kulay. Kulay beige. Marami na akong nagawang improvements dun sa Tonton natin. Sana lang talaga ang number one na kulang in terms of yung pinaka-importante yung pyesa niya. Is yung kanyang ABS sensor. Naputol kasi yung sakit niya dun sa may gulong nung nag-lift tayo. Eh buti naman may stock pa rin sa Poton, Bacolor, Pampanga. Kaya naka-order tayo ng yung sakit niya. Kaya napaka-importante ng ABS, di ba? Masasabi ko lang sa motor. Then yung iba is interior na lang yun. Yung ceiling and yung seat. Then tapos na. Ayoko nang masyadong palakiin ng gastos ko sa kanya. Kasi overlanding lang naman tayo. Tapos gusto kong bumili ng rooftop tent na alam mo yung ARB Esperance. Sa mga nag-overlanding, alam nila yun. Medyo may kamahalan lang pero ang sarap matulog pagka elevated yung tent mo. Yung hindi ka na magse-set up sa ground. Siyempre madumi sa ground, di ba? Dito sa kaliwa ko yung motoscoot. Na-memorize ko na yun yung motoscoot. Dito naman yung towards kina Daryl. Oh, alam, naka-vlog ako. Magdamit ka muna. Ay, adyan ka pala. Si Joseph nandito na. Oh, ano ko si H2 gagawin mo? Hindi ko pa na-change oil eh. Tinamad ako kagabi. Kaya natapos na yung aming discussion about sa Sun Life, pero ngayon kakain muna kami. Salawa, bagoy sa ano ko pro ah. Pantanong ko ah. Ganito yung bahay ni na Daryl. May elevator guys. Ayan yung elevator oh. Ito oh. Oh. Ganyan siya kalupet. Rich kid. Oh, rich kid. Asan si Ak-Ak? Ayun na si Ak-Ak. Ak-Ak. Si Ak-Ak. Sino nagpangalan dyan ng Ak-Ak? Ako. Di ba may kim-kim? Oo, yun, ak-ak. Ito, kotse mo, di ba? Pwede na sa mapanuwip ito, bro! Pwede na ba? Yun, ah. Sa kotse tayo, ah. Saan tayo kakain, bro? Ikaw? Dati ba, sa Japanese? Oo, Japanese. Wait, ramen. Guys, doon kami kakain. Talagang kapag kasama ko sina Daryl, puro pagkain kami. Let's go, kakain tayo. Alright. Ano gusto niyo, guys? Payless. Okay pala yung riding shoes mo ah. Oo nga eh. Tara, kain tayo. Welcome, ma'am sir. Shame sir. Hello. Guys, ito yung order natin. Napakasarap naman pala dito. Si Joseph, tuwang-tuwa. Nakatikim na naman ng ramen. Thank you. Dada rides. Yung alin, ma'am? Yung name po. Ah, Reed. R-E-E-D lang. R-E-E-D, ma'am. Oh, siya lang yung lalabas dyan. Oo, yan. Oo, yan. Ma'am, pasubscribe na lang po, ma'am. Thank you, ma'am. Nagulat si kuya. Rip, motovlog? Sino yun? Sino yun? Paano bumati ang hapon, ma'am? Guru do ramen? Thank you po. Ito yung sticker nila po. Arigato gozaimasu. Ah. Mushi-mushi. Mushi-mushi. Ano ba yun? Ano ne? Ano ne? Thank you. Thank you. Thank you. Gozaimasu. Diba, pupunta tayo ng Tanay Rizal para sa Suzuki. Magkotse na lang tayo. Kasi, tingnan nyo yung weather, oh. Sana naman. Oo nga. Kumukulog pa. Sayang hindi si Tonton yung kasama natin ngayon, no? Papayos pa kasi bukas. Yun, no? Hello, boss. Sa Suzuki po. Hey, guys. Nandito tayo sa Timberland. Magpapark lang kami. So, dito gaganapin yung launching ng bagong motor ng Suzuki. Excited na ako makita bago nilang motor. Suzuki, baka naman. Alright. Sana may pretty shirt tayo. Sana free riding jacket. Suzuki baka naman. Small ka, di ba? Tapos ikaw medium. Ah, oh, pwede. Aking t-shirt, Winnie the Pooh tayo dyan. Yung mukhang dito tayo matutulog, ah. Hindi, uwi tayo, di ba? Uwi ba? Copyrightan tayo! Copyright video ko yan! Pre, picture muna tayo dito. Yeah. Kasi participants tayo. Ayos, oh. Sir, ay, ba't naputi mo, sir? Uy! Pinilis ah! Makikita kaya dito yung heat signature. Yung pag umutot, may lalabas na kulay pula. Uy, mag-umutot ka! Nandyan yung pangalan ko, ma'am. Ah, okay. Kulorin ko? Kulorin po kasi. Pinsin ko po kasi si James Reid. Kaso nakulam lang. Nakulam kasi ako kaya... Oh, lakas lang ang hangin, oh. Wow! Pre, ayos, oh. Uy, ganda! Cheers tayo! Patches daw tayo. Oh, ganda dito. Di ba? Ayos pala eh. Okay pala dito. Fancy. Sir, nakailan t-shirt ka na? Dito ka, sir. You're the pretty experience.
Siyempre, mukha na blood. Okay naman pala yung large. Okay pa rin yung texture. Tapan yung tao. Suzuki, let's go! Baka naman. Ano, hindi ka nakapag-vlog, no? Sayang, no? Hindi. Nak-record, no? Let's go! Dito kami, oh. Ito yung naman yung isang... Saan yung 211? Ang tanong. B3. Oh, buti alam mo. 211. Ah, yun. Parang elevator lang to kala Daryl eh. Pito yung mga hold. Boss, saan yung 2110? 2110. Ang konti ng tao dito. Pero dyan ba tayo dumaan kanina? Hindi. Tagong-tago to ah. Hindi, 211. Pre, pababa. Yun, 211. Chef, hindi naman B3 eh. B2. Ay, dito ba? O5, eto na kami! Sure ka ba? Yan yung sa'yo? Oo, meron daw, ay! 2-3! Maling room pa yung akin. Makain nandyan si Surprise time. Hirap palang mag-check-in dito. Maliligaw ka. Magkain naman pinapababa! Dito. 2109. Oh, dito. Ah, eto na, pre! Ito na! Pre, 2110! Yeah. Room reveal! Oh, hawakan mo. Uy! Fancy! Uy! Welcome to my crib! Good job, Suzuki! Oh. Wow! Uy, may balcony ka, oh! Ay, nakabuka! Uy! May balcony, pero mas sikip nga. Ay. Hello! Ang ganda ang balcony! Hey! Ay! Daming remote, oh! Hindi ako kalamin. The room is good naman and very comfortable kami. Sabi mo naligaw tayo. Naligaw nga kami on the way eh. Pero andito tayo sa ballroom kung saan ila-launch yung bagong big bike ng Suzuki. Dito pa lang sa damit pala namin. Andito na yung bagong motor. So ito yung isa, GSX 8S. So ito siya. Oh yan, 2-cylinder yan yung itsura niya. Then ito naman yung isa, Bistrom naman. Bistrom 800DE. Pull daw, pull! Hello! Pre, ito na yung main event talaga. Ay, na tayo. Uy, dami. Hindi ka nang dumami. Para sa'yo, happy birthday. Birthday. Ayun, dami kong nakuha pagkain. May dessert pa. Ay, leche plan yan. Hello na guys, i-reveal na nila yung mga motor.